Lunch Shout Loud! Wacky. Ah, yes. Sa tingin mo, mag-work ba talaga ang LDR o long distance relationship? Nasa 50-50 ako, Alex. Kasi marami ako nakilala na meron yung LDR nila. Hanggang ngayon, meron pa rin. Depende yan kasi kung yun sa communication ba. Pero pag wala kang yung communication, dyan na magkakaroon ng problema ang isang relasyon. Diba? Kasi yung babae, isipin na meron ng iba yung lalaki o di yung lalaki, iisipin na yung babae, meron ng iba. Lalo na pag sa ibang bansa. Diba? Pero Alex, ikaw, naniniwala ka ba na ang LDR, like si Mikey, laging nasa Lipa, ikaw nandirito sa Manila, paano nag-work yung relationship ninyo? Butas. Ano lang talaga, lagi lang may communication. Diba? Number one, araw-araw lang kailangan. Pero yung asawa ko kasi hindi siya naniniwala sa LDR kasi galing na siya sa LDR. Dalawang past relationship niya, LDR, States, tsaka dito. Kaya ayaw na niya noon. Kaya dito na lang kami sa Taytay. Tsaka gumagawa ng paraan talaga si Mikey for you. No? Love na love ka talaga ni Mikey. Tama ka doon, Wacky. Ako lang to. Ako lang to, Alex. Eh, pero ito ngayon, Wacky, ang next na kwento natin tungkol sa LDR. Trust issues at marami pang challenges ng pagiging malayo sa isa't isa. May pagmamahalan at tiwala nga bang mabubuo kung malayo kayo sa isa't isa? Yan ang kwento natin sa Hope, ang dating game kung saan muli naming pinagbabalik ang mga pusong nanlamig. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Christian at Claire. All VTR. Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. When I met Claire, I was hoping she's the one. Sinabi sa akin ni Christian na aalis na siya ng bansa. Pero that time, hindi ko alam kung kaya ko ba ang long distance relationship. Pero sumugal ako. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. My family flew to Dubai and after 10 months of long distance relationship, sumuko na rin si Claire. Feeling ko may ibang babae siya sa Dubai. Nakakapraning. Hindi ko kinakaya ang palaging pag-iisip sa kanya. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Nalaman ko na lang na nakipagbalikan siya sa ex niya after our breakup. Siya ba talaga dapat yung may trust issues or ako? Oo, nakipagbalikan ako sa ex ko. Pero hindi rin kami nagtagal. Si Christian pa rin ang gusto ng puso ko. May second chance pa kaya kami? Ngayong tag-init, may mga puso pa rin nanlalamig na muli naming pagtatagpuin. Kilalanin natin ang mag-ex na sina Christian at Claire. Is there a second chance in love? Hindi? Oo. Pwede? Ewan. Feels like it would never love this much.
Thank you so much, MMG, sa pagsama sa amin dito thank sa Hope. Thank you, MMG. Welcome dito sa Hope, Christian. Kamusta ka na? I'm doing good po. I'm doing good. Yes. Galing kasi ikaw sa Dubai, tama ba? Yes po. Kailan ka dumating? November 23. November 23. Last year. Last year. Last year. Pero ilang years ka ba sa Dubai? I studied there for like 3 years. Like 3 years. And you were born where? I was born here in Philippines, but in Philippines. I left when I was 6 years old. Oh yeah. To Dubai? No, I went to Bahrain first. Bahrain and then you transferred in Dubai. Dubai. Yeah. That's nice. Alex, pass. Do you speak Tagalog? Yeah, I can speak. Yung marunong naman pala. Pero ang question ko lang sa'yo, saan kayo nagkakilala ni Claire? We met on TikTok. In TikTok? TikTok! Yeah. Tapos? Paano? Nilike mo ba yung TikTok niya? Ganun, paano? She sent me a DM on Instagram. Siyang nag-send? Ano sabi niya? That she was like appreciating my posts. And ano ba mga posts mo? Mga ganun? Yung mga pa-cute-cute. Like sayaw? Yeah. Mostly pa-cute. And then? Ganun. Tapos why ka nag-reply sa kanya? And paano nag-blossom yung relationship doon? I think it was just like I find her attractive. Sa DM niya. That sinigdam mo na yung TikTok yeah. niya. And then after that, nasa Dubai ka nitong nangyari na to. Yeah. Tapos, naging kayo through sa TikTok. Tama ba? Yes po. Through TikTok, tapos nag-video call din kayo. So yeah. Pero, gaano kayo katagal? 10 months. 10 months? Yeah. But dun sa 10 months na yun, ever ba nagkita kayo? Like physically? Yes, physically. No po. No, never na. Mo pa siyang nakita. Never pa sila nagkikita. Handa ka na bang makita siya for the very first time? Yes po. Are you ready? Yeah. This is gonna be the first time na makikita niya ang kanyang ex na si Claire. Claire? Samama kami dito, Claire. First time po nilang magkikita mga tropang lol. Oo, kakaiba. In person. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliw. Parang kinakabahan bigla si Christian. Tsaka talagang nakita ko, tinignan niya talaga ng paside, talagang tinitigan niya. Claire, tignan mo naman si Christian. First time niya rin palang makita ang isa't isa, Claire. Kamustahin niyo naman ang isa't isa. Hi, kamusta ka na? I'm okay. Ikaw ba? Okay lang din. Good to know. Ngayon nakita mo siya in person. Anong nafe-feel mo? Si Claire. Ano po? Parang may bumabalik po. Ano yung bumabalik? Feelings ba ito? Yung feelings po. Yung feelings. Opo. Pogi ano? Ba siya in person? In person, guwapo, no? O sa TikTok? Ano? Parehas po. Pareho. Ikaw naman, ano naman ang feel mo? Parang gumaan yung pakiramdam ko. Oh! Kinikinig ako, Alex! Para ka palang vapor rap, gumagaan ang pakiramdam sa'yo. Pero Claire, ano yung katangian ni Christian na napasabi ka na, alam mo, gusto ko siya maging boyfriend? Oo. Oh. Sobrang ano niya po, bait. Mag-uusap po kami, sweet po siya, sobra. Tapos laging siya tumatawag sa'yo. Opo, nagka-call po kami madalas. Oh, I'm sure ginagawa nila, Alice, yung kahit natutulog, naka-video call kayo, ginagawa nyo? Yes po. Tamo, sabi diba? Ko, katulad ng pamangkin ko, ay magpaawat. Naman. Pero ang balita namin, 4 times daw kayong nag-break during sa relationship ninyo na 10 months. At hindi pa kayo nakikita. Bakit? Yes po. May trust issue po ako na parang feeling ko mayroon po siyang iba ganon. Bakit mo ba pumasok sa isip mo? Meron ka bang pruweba? Wala po. Kasi po malayo, wala po akong assurance na hindi ko naman po siya nakikita, hindi ko po siya nakakasama. Okay. Pero si Christian naman? I send her messages every day, reassuring her na siya lang and walang iba. And then, anong nangyari? Our last breakup kasi, her reason was yung trust issues niya nag-act up. So ano yung nangyari noon? Ba't napunta sa breakup? Nakipagbalikan po siya sa ex niya. Oh! Teka lang! Ay! Paano mo nalaman inamin niya sa'yo? Or nahuli mo? Nakita ko po sa stories. Kasi nung 2 months pa lang po kami nag-break, nakita ko po yung post niya na happy 3 months daw po. Oh my...
Claire! Sabay! Oo. Parang ganun po yung nangyari. Pinagsabay mo, pero ikaw yung may trust issues. Bakit mo naman in-story pa yung Happy 3 months? Alam mo pwedeng makita ni Christian. Sinasadya mo ba yun? Hindi po. Ano po kasi, parang nag-celebrate po kami nung that time po. Ikaw, Christian, ano naman na-feel mo nung nalaman mo nagkabalikan sila? I was devastated at first, pero tinanggap ko na lang din po. Kasi parang nakikita ko po na hindi pa siya fully healed sa ex niya nung habang kami pa po. Mm-hmm. Siyempre, masakit yun yes. Para kay Christian dahil malayo siya, wala siyang laban, di ba? Kasi totoo. Yung ex kasama niya. Ede, bakit ka lumuwas ngayon dito sa Pilipinas? Kasi nung third time na nag-break kami, parang I decided na I should go back to Philippines para maayos yung relationship namin. Oh! Oh my God! Narinig mo yun, Claire? Yes po. Oh, ang layo ng pinayari. Kayo pa rin ba nung ex mo? Hindi na po. Ah! So, tapos, alam ba to, alam ba yung, alam mo ba yung Claire na umuwi siya para sa'yo? Opo, nag-email po siya sa akin. Pwede daw po kami magkita or pwede pa maayos. Pero sabi ko po noon, nag-reply po ako sa kanya, ayoko na po. Ha? Nung sinabi mong ayoko na, pero nung nakita mo siya, nagbalik daw. Nagbalik, Claire, diba? Ito lang masasabi ko, ang ganda mo. Charing lang. Okay, Claire, alam ko meron kayong mga letters sa isa't isa. I'm sure ang dami niyong gustong sabihin, di ba, na mga hindi niyo nasabi nung kayo pa. Kaya naman, sisimulan na nating pakinggan ang mga sulat ninyo at sisimulan natin yan kay Christian. Christian, muna ka magbasa ng letter mo for Claire. Hello, my love. I've already accepted the fact that I am no longer the reason behind your smile. I'm happy that you're happy. I want to thank you for being my little piece of heaven and for being my pahinga in those days when I don't feel myself. And finally, I want to apologize for every shortcomings I had. I'm sorry if I can't be the man that you wanted me to be. I'm sorry if we met na malayo ako sa'yo. I've loved you from afar, distance, even after you left. It took a while, but this is me. In front of you, right now, wondering kung saan tatutungo. Just know that I will be rooting for you, Claire. I will always be your number one fan. Hey, love. Christian, kamusta ka na? Galit ka pa ba sa akin? I want to say sorry kasi iniwan kita for someone. Nainiwan rin ako. At oo, mali ko yun. At hindi mo deserve na masaktan at wala man lang sapat na dahilan. Alam ko at ramdam ko na pure yung pagmamahal mo sa akin noon. Pero sinayang ko. Sobrang nagsisisi ako na hinayaan ko yung trust issue ko at pag-overthink ko na mangibabaw. Siguro dahil din sa sinabi nga ng mom ko na kung ang dad mo kayang magloko, yung lalaki pa kayang hindi ko pa nakikita or nakikilala. Natakot rin talaga akong mag-take a risk noon dahil nga sa LDR tayo. Na baka hindi ko kayanin or hindi tayo mag-work in a relationship. Kaya mas pinili ko yung mas malapit. Ngayong kaharap na kita, wish ko talaga may second chance. Wish ko na mabigyan mo ko ng chance na mahalin ka ng tama. Na mahalin ka ng walang pagdududa. Christian, ano na feel mo habang binabasa ni Claire yung letter niya para sa'yo? Honestly? Yeah. Kinda sad. Mm-hmm. Yeah. Why? Why are you sad? Because
she only had the realization when it's too late na. Ako. Ikaw naman, Claire, ano naman ang masasabi mo sa mga sinabi ni Christian? Sobrang na-overwhelm ako and masaya ako na nagkausap tayo at nagkaharap tayo ngayon. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maari nyo lamang sagutin ang mga katanong ngayon sa isa't isa ng hindi. Oo, pwede, ewan, no explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap ko. Maari ba sana'y patawarin mo ako pagkat tayong dalawa ay sa isa't isa. Ikaw unang magtatanong, Christian. First time natin nagkita, do you regret na hindi na tayo? Hindi. Namiss mo ba ako? Oo. Minahal mo ba talaga ako? Oo. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi. Now that you see me, at nandito na ako sa Pinas for good, do you feel any kilig? Ewan. May sama ka pa ba ng loob sa akin? Ewan. Fully healed ka na ba sa ex mo? Oo. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. During the time na tayo pa, nakikipagkita ka na ba sa kanya? Oo. Ngayong nakita mo ako, do you find me pretty? Ewan. Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin dahil gusto mo may physical contact? Pwede. Masaya ka na ba ngayon? Oo. In love ka pa ba sa akin ngayon? Pwede. Naka-move on ka na ba? Oo. Ngayon naman, Waki, kailangan na natin malaman ang desisyon nilang dalawa para sa kanilang relasyon. Ito ang pinaka-importanting katanungan. Christian and Claire, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi? Oo, pwede, ewan. Ay! Grabe, grabe sa studio. Ang daming kinikilig, ang daming naiiyak. Halo-halong emosyon ang nakikita ko dito sa studio, Alex. Siguro, Alex, ulit-imit ano? Ay tatanungin natin, Christian and Claire, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon?
Thank you so much, MMG. Of course, maraming salamat, Christian and Claire, sa pagbahagi niyo sa amin ng kwento. Okay lang yun, Claire. Wait ka lang, Claire. Bata ka pa, marami ka pang matatagpuan, di ba? Nilapitan ko doon si Christian sa likod. Kung tinanong ko siya kung okay lang siya. Okay lang daw siya. At least nagkaroon na daw sila ng closure. Yes. Siguro yun naman talaga ang importante, di ba, closure. And yes po. Kahit ano man ang mangyari, at least na meron kang natutunan dito, di ba? Na hindi mo na uulitin kung ano man yung mga pagkakamali. Yes po. Sana maging magkaibigan silang dalawa. Pero alam mo, si Christian nasa likod pa. May gusto ko bang message kay Christian? Huling message mo sa kanya? Christian, mag-iingat ka palagi. And happy ako na okay ka na. Ayon. Thank you so much, thank Claire. You. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Christian, ako na lang. Fast time mo ba ang chumika? Daig mo ba ang CCTV camera? Baka ikaw nang hinahanap namin? Marites! Ang quiz para sa mga quizmosa. Wanted ang mga certified Marites! Sundin lang ang mga sumusunod. Ipakilala ang sarili sa isang 30-second video. Isama ang inyong pangalan, edad, address, trabaho, at moto. Ichika rin ang inyong paboritong artista, hobby, at talent. At isend ang audition video sa certifiedmarites@gmail.com. Manalo ng libo-libo sa bawat chismis na alam mo. Marites! Lunch Out Loud!